sa akin. Ang happy pill niya yung mga pets. Yeah, super talaga. Pag nakita ko sila, parang nawawala lahat ng masama. Nakakatawa yung joke lang yun, pero pinagat. Hello mga kapamilya! This is Anya, our Sphinx cat. Ang kita, beautiful girl! Ang ganda niya, oh. Mukha siyang fierce. Taray, oh. Tingin niyo mata. For our first anniversary gift ko for Colleen was Anya. Mga 4 or 5 years na si Anya. 4 or 5 years si Anya. Yung rason kung bakit nagkaroon kami ng pusa ay dahil sa kanya. Kasi yung totoo po, allergic ako sa pusa. Meron akong mga puspin before, yung pusang Pinoy, na ina-adopt ko from the street. Pero nung naging kami... wala. So gusto ko siyang regaluhan ng something na alam mo yung either kailangan ko mag-sacrifice o ano yung safe din para sa mga tao katulad kong allergic sa mga pusa. So nag-research ako and nalaman ko na Sphinx cats nga, hindi sila nagbibigay masyadong ng allergens dahil wala silang training po to begin with. But meron pa rin sila kasi lahat ng pusa meron sila sa kanila. Anya is the name of a Russian supermodel. So parang nagustuhan ko kasi it's very fierce. And si Anya kasi ay galing Russia kasi at that time, nung naghahanap kami ng Sphinx, wala talaga masyado dito sa Pilipinas. Pero ngayon, marami na. Pero before, wala talaga kasi mahirap sila i-breed. Siguro ang biggest misconception para sa mga Sphinx na pusa, yung itsura pa lang kasi nila, intimidating kasi sila. Mukha silang evil. Funny enough kasi misconception talaga dahil sa lahat ng pusa na nakita ko sa buong buhay ko, halos lahat ng Sphinx na nakita ko rin ay mas malambing kaysa sa regular na mapalihim pusa. Kasi mahilig talaga sila mag-rub kasi wala nga silang fur so ramdam na ramdam talaga nila yung scratch. Sensitive sila sa init, sensitive sila sa lamig. Naturally warm talaga ang mga pusa. Yes. And nagkakamala kasi yung buntot nila, yung buntot ng daga. So maraming takot sa kanila, nandidiri sa kanila. Pero once you actually get close to them, sobrang malamig. Hirap lang siguro sa Sphinx is since wala silang fur, medyo nagiging oily sila minsan. So yung dirt nila, kapag kung napapansin nyo, nakatakip ng kumot yung mga furniture namin. Kasi medyo may pagka-oily lang sila kung dumikit sa mga furniture or sa gamit. Didikit talaga yung dirt nila sa surface na yun. So, kailangan lang talaga na regular cleaning and everything. So, hindi ibig sabihin na forget wala silang fur, madali na silang linisin. Kasi, hindi na kailangan maintain or anything. You still need to keep them clean talaga. Tsaka yun, maselan talaga, especially kung nabuntis. Sensitive kasi sila kasi walang hair na parang sumasalo sa lahat ng germs at sa lahat ng dirt. So, kailangan lang talaga to keep them indoors. Yung cats namin, never namin sila pinapalabas ng bahay kasi maaari silang magkaroon ng sunburn kung in-expose mo talaga sa heat. At totoo yun, nagkaka-sunburn sila. Basta maselan kasi talaga ang Sphinx. Medyo aloof sila. Medyo may pagkasungit minsan, 'di ba, may pagka-moody or ayaw nila na parang nilalambing sila. Katulad niyan kanina. Yeah. Kanina ko pa inaalagaan si Anya. Usually pag kusa lang siyang lumalapit, kusa lang siyang pumupunta sa iyo, may papalambing. Pero pag gusto nila, makaka-relax. Pag gusto nila, may mood swings yung mga. Tapos pag okay na, pag hindi mo pinapansin, ay talagang yun, dun sila lalapit, pero pag pinansin mo na, ayaw. Feeling ko kaya siya moody kasi may pagkatampuhin din siya. Kasi before, nung nag-vacation kami ng matagal, pag uwi namin, hindi talaga kami pinapansin. Si Storm, na Sphinx din, pero color black naman siya.
ito talaga super, as in, pag tinago, pupunta talaga palagi. Pero minsan kasi may mga times na nga na nahihiya sila. But people really love them kasi yung first impression nila is yun nga, mataray. Pero napakalambing talaga nila. They love people so much. Super. Yeah. Yung fondest memory ko kay Anya is when we first got her. Kasi nung time na yun, nagsushoot pa ako for Exo Benefits. So dinala niya sa set namin sa Exo Benefits sa tent. And nagsha-share kami ni Derek na ng tent. Nung nakita niya si Anya, sobra siyang nag-freak out. Run. Bumakit siya sa upuan, sa lamesa. Laki-laki yung tao ni Derek Ramsey. Bigyan niyo lang ng Sphinx Cats. Take niyo. May CCTV kami, tapos pinapanood namin all the time kung anong ginagawa nila sa gabi kasi mas gising pala sila sa gabi. Kasi during the day, tamad-tamad lang sila. And every time, nagtataka kami kung bakit nakakapasok yung mga pusa namin sa mga kwarto namin. Kaya napagalitan pa namin yung mates namin. Bakit nyo iniiwan yung mga pintuan? Alam nyo naman, kasi wala silang pagkaan dyan. Because mates, nakakatakas sila outside. Oo. Baka makagat pa ng dog. Malay namin, di ba? Yeah. So, pero tapos sabi tapos na, may time din na yung kasambahay namin natatakot. Tapos halos maiyak na. Oh, tapos lumapit sila sa amin. Tapos hindi nila alam kung paano nila sasabihin. May multo po sa atin. May multo po. Bumubukas mag-isama ang pintuan. Yung anak ni Anya, si Sammy, yung kamukhang kamukha ni Anya. Nahuli ko siguro mga 11, 12 o'clock midnight. Napunta ako sa kwarto. Tumungaw ako. Nakita ko, tumatalon yung pusa, ina-unlock yung pintuan. Yes. Tapos ito, itong pusa na to, binubuksan niya yung pintuan, pinapapasok mo yung iba. Yung mga iba. Sinasarating. In fairness sa mga hayop namin kasi parang talagang pamilya na sila. Yung aso namin, kala niya kasi pusa. Yeah, no, yung dog namin here inside sa Summer, sa Tamobo. Akala niya talaga pusa siya kasi from the moment na kinuha namin, na pinili namin siya, may mga cats na kasi kami. So lumaki siya inside with the cats. Tapos yung dogs naman na outside, hindi talaga namin hinahalo with the cats kasi nakakatakot yung isang dog namin. Masyado malaki. So at siya mahilig talaga mahabol. Nang hayop. Nang kahit ang hayop. So yun, hindi namin minimix. But yung dog namin inside, akala niya cat siya. Mas maliit pa kasi siya sa mga cats namin. In fairness kay Anya, alam niya pag may sakit ka, lalapitan ka at didikit pa niya yung katawan yeah. niya. Ginagawa niya yung kay Kulin pag nagka-cramps ka siya before. Pupuntahan niya and she will just lay on her belly, wala lang. Yeah. And then after like an hour, wala na. We love our animals. So siguro, ang masasabi ni Anya sa akin na mahal niya rin kami. Yes. Kung kayo ay mga lonely, yes. ay nako, perfect pets. Mm-hmm. Siguro mga alaga namin, parang kapamilya na rin namin, yeah. honestly. Kasi kinakausap namin na parang binibaby namin. Parang baby. Hindi sa kinakausap na parang tao, pero parang baby na lang. Like, yung iyo, yan ang mag. Yung iyo, yan ang mag. Anya, beautiful girl. Iritang-irita na si Kulin sa akin. Ang happy pill niya yung mga pets. Yeah, super talaga. Pag nakita ko sila, parang nawawala lahat ng masama. Nakakatawa yung joke lang yun, pero kinagat na. Yung pets, never nila ako inaaway. Pero sila mga pets na naaaway din sila. Pero, yun yung parang ang innocent kasi, tsaka napaka-pure ng love nila. Same din naman ako eh. Siguro yung mga pets namin, yung mga kung sino ang makakalabas ng lahat ng mga sikreto namin, yung mga naiisip at yung mga emosyon namin, siguro lahat ng may mga pets ay alam na alam nila. Lahat, as in every single problem, every single happy moments, alam yeah. na alam nila. Hindi ko rin kaya na wala sila. Hindi ko rin kaya na parang ito yung bahay namin, tapos na same everything pero wala sila. Parang napaka... Lungkot. Yeah, I'm super excited na magka-baby na kami kasi for the longest time, yung babies namin ay yung pets talaga namin. And yung love that we have for our pets and even yung the love that we get from our pets,
parang it's sobrang nakakataba ng puso and nakaka-brighten ng day. I can only imagine talaga kung paano yun once we actually have our child already. So for sure, magiging times 100 yun. Correct. Ako ang... Ako excited ako makita kung sino ang kamukha. Yes! excited ako for the gender. Alam mo yung, I'm just excited to raise and to be a good father. Maraming salamat mga kapamilya. Kapit lang!